Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Karyon. Taong 1973. Kapis. Laganap ang usap-usapan sa lugar ni Karyon patungkol sa isang aswang. Ayon sa mga ito, yon ay walang iba kundi ang bagong lipat na matandang babae na nakatira malapit sa sapa sa lugar. Tuwing naririnig naman ito ni Karyon, napapakunot na lamang ang noo dahil wala naman sa itsura ng matanda ang sinasabi ng iba, lalo pat madalas itong nakakasalubong. Ang nasabing ilog ay malapit lamang sa tahanan ni Karyon, kaya alam niya ang mga galaw ng matanda. Dahil sa hindi naman ganon kainteresado sa usap-usapan, minabuting wag na lamang pansinin. Si Karyon ay responsableng ama. Wala nang ibang ginawa, kundi magtrabaho at protektahan ang mga ito sa abot ng makakaya. Isa siyang sapatero at sa tagal ng paninirahan sa lugar, iba't ibang klase na ng mga masasamang loob ang nakainkwentro nito. Isa sa hindi malilimutan, nang minsang may magpanggap na bibili ng sapatos. Ngunit humantong ito sa pagtatangkang kunin ng isang anak. Mabuti na lamang dahil naagapan kaagad. Hindi man batid ang rason ng lalaki kung bakit ito nagawa. Ngunit yun na ang nag-udyok kay Karyon na magdoble ingat. Kaya naman, bago pa man kumagat ang dilim ay nagsasarado na ito ng tahanan. Dahil na mga panahong yon ay marami na ang pag-alagalang tao sa labas. Alas 11 ng gabi, habang mahimbing na ang tulog ng asawa at mga anak, hindi makaramdam ng antok si Karyon. Nang magawi ito sa kusina, bigla na lamang may narinig na yabag na nanggagaling sa isang napakalaking tao dahil sa bigat ng bawat pagtapak nito. Walang ano-ano'y bigla na lamang may kumalampag sa bubungan, kaya nagmamadaling lumabas ng tahanan. Pagbungad ni Karyon, ganun na lamang ang pagkabigla nang makita ang isang walang saplot na babae. Nang magkatinginan silang dalawa, nakita ni Karyon na kulubot na ang balat kaya alam niyang matanda na ang babae. Ngunit hindi naman niya mamukaan dahil natatakpan ng buhok ang buong muka at may mapupulang mga mata. Naglalaway din ito na parang may naaamoy na kung anong masarap na pagkain. Nagmadaling bumalik sa loob ng tahanan si Karyon para kunin ang naitatagong itak. Noong mga oras na yon, alam niya sa sarili na aswang ang nasa bubungan. Pagkabalik sa labas ng tahanan, sakto naman na pababa na rin ang nilalang. Inabangan nito ni Karyon sa posibleng daanan at nagkahabulan pa ang dalawa. Hindi pa man nakakalayo, natisod ang nilalang kaya naman sinamantala ito ni Karyon at nahagip ito ng dalang itak. Nagtagumpay naman si Karyon. Nasa limang mahabang sugat ang markang nagawa nito bago pa man tuluyang makaalis ang nilalang. Hindi na rin ito nahabol pa dahil napakabilis tumakbo ng aswang. Matapos ay bumalik na sa loob si Karyon para siguraduhin nasa maayos na kalagayan ang mga anak at asawa. Naabutan naman niyang mahimbing pa rin ang pagkakatulog ng pamilya, kaya kahit papano ay nakampante na ito. Nang sumunod na araw, dahil ayaw nang maulit pa ang pangyayari noong nakarang gabi, lumapit na ito sa isang matandang kapitbahay na nagngangalang Tandang Selyo. Sa tagal ng paninirahan sa lugar, dito lamang na ibabahagi ni Karyon ng mga karanasan. Ang matanda ang kanyang pinagkakatiwalaan, sapagkat sa anong bagay ay may alam ito lalo pat isa itong manggagamot noong kabataan. Ngunit hindi na nito ipinagpatuloy pa dahil tutol ang lahat ng kapamilya. Nang matapos na maibahagi ni Karyon ang mga pangyayari, napawika na lamang ang matanda. Huwag na tayong lumayo pa. Sigurado akong ang may gawa niyan ay walang iba kundi yung matandang bagong lipat. Ganto na lang ang gawin mo, Karyon.
Mamayang hapon, bago pa sumapit ang dilim, pumunta ka sa tahanan ng matandang babae. Siguraduhin mong matungtungan mo kahit yung unang baitang lang papunta sa pintuan. Kahit hindi ka pagbugsan, kamustahin mo siya sa malakas na boses. Tapos, banggitin mo ang pangalan niya. Nang sa ganung paraan, hindi nagagaling pa mga sugat. Dito mo rin madidiskubre kung siya nga ba talaga ang nilalang na nasa bubong niyo kagabi. Tumango naman kagad si Karyon at nagwikang susundin ang payo ng kaibigan. Matapos ang kaunti pang pag-uusap ng dalawa, umuwi na rin para ipagpatuloy ang tinatahing sapatos. Bandang alas dos ng hapon. Dahil tapos na sa ginagawa ay pumunta na si Karyon sa tahanan ng matandang babae. Bagamat nakakaramdam ng takot, hindi niya ito pinansin pa at ang tanging nasa isip lamang ay wag nang bumalik pa ang nilalang sa tahanan. Nang makarating sa bahay ng matanda, kaagad itong tumungtong sa unang baitang papunta sa pinto. Hanggang sa nakailang beses na ng pagtawag ay wala pa rin talagang lumalabas. Kaya naman, paunti-unti nang humahakbang papalapit si Karyon. Nang walang ano-ano'y biglang bumukas ang pinto ng matanda. Hindi na nagsayang pa ng oras si Karyon. Sa malakas na boses, kinamusta niya ito, sabay banggit ng pangalan ng matanda. Tinitigan siya ng napakasama ng matanda at dahan-dahang gumawa ng nakakakilabot na tinig. Dahilan kaya kumaripas na ng takbo si Karyon. Dumiretso ito sa tahanan ni Tandang Selyo. Natawa na lamang ang matanda at sinabing wala nang dapat pang ipag-alala dahil napagtagumpayan na ang balak. Dagdag pa nito, ang pangangamusta sa aswang ay magiging sanhi para hindi na makalabas pa ng tahanan. Hindi na nito makakayanan pang pumunta sa ibang lugar dahil sa mga sugat na natamo. Anya, ang mga aswang ay kinakailangang pahilumin muna ang mga sugat bago muling makapagbiktima. Dahil sa mga narinig ay kumalma na rin si Karyon. Nang sumunod na araw, alas 9 ng umaga ay dumalaw sa tahanan si Tandang Selyo. Karyon! Halika! Sama mo ko, pupuntahan natin yung aswang. Kailangan masundan ko ng dasal ang ginawa mo kahapon para tuluyan ang mapilayan ng nilalang. Pabulong na wika ni Tandang Selyo. Mahinaho naman na nagpaalam si Karyon sa asawa at sinabing may lalakarin muna. Hindi naman ito pinigilan at diretso nang naglakad ang dalawa. Nang makarating sa tahanan ng matandang babae, bago pa man makatungtong sa hagdanan, may mga dasal nang binitawan si Tandang Selyo. May kung ano sa mga salita at diretso nang nakapasok ang dalawa sa tahanan ng matanda. Naabutan nila itong nakadapa sa sahig. Kitang-kita rin ang dalawang mata ni Karyon ang mga sugat sa likod nito. Sa puntong yon, sigurado itong galing sa kanya ang mga sugat dahil tanda pa niya ang mga parteng tinamaan. Samantala, si Tandang Selyo naman may pinatak na tubig sa likod nito habang nagbabanggit ng dasal na hindi maintindihan at napapasigaw na lamang ang matanda. Halos tumagal pa ito ng ilang minuto, kaya naman maging si Karyon hindi na mapakali dahil bakas na sa mukha ng nilalang ang labis na sakit na nararamdaman. Nang matapos, ngumiti na lamang si Tandang Selyo at nagwika. Salamat sa tapang mo, Karyon. Ngayon ay maghihintay na lang tayo ng ilang araw para maglaho ng tuluyan ang nilalang na yan. Halika na, kailangan na nating maisara ng maayos ang tahanang to para hindi na mailigtas pa ng mga kalahi niya. Dahil dito, naghanda na si Karyon. Bago pa man makalis ang dalawa, gamit na makapal na lubid, ipinalibot sa pinto at siniguradong selyado para hindi na ito makalabas pa ng tahanan. Hanggang sa makauwi ang dalawa, patuloy lamang sa pagtatanong sa matanda si Karyon. Ayon naman kay Tandang Selyo, yun na ang huling araw na makakasama ito dahil kinakailangan ng bumalik sa sariling probinsya. Lumipas pa ang dalawang linggo.
Pumutok na sa lugar ang napakabahong umaalingasaw sa tahanan ng matandang babae. Bigla na lang din nagkamatay ang mga puno malapit sa tahanan. Dala ng kuriosidad, lakas loob na pinasok ng mga kapitbahay ang loob ng tahanan. Ngunit wala namang naabutan ditong bangkay o kung ano paman. Maging sikar yun. Pumasok na rin ngunit hindi na nakita pa ang matandang babae. Ganun na lamang ang pagtataka ni Carion dahil sobrang baho sa paligid ngunit napakalinis naman ang tahanan. Magmula ng araw na yon, umusbong ang usap-usapan sa lugar na totoong aswang ang matanda. Samantalang si Carion naman, nanatiling tahimik lamang kahit may kinalaman pa ito sa mga nangyari. Naging palaisipan man kung nasa na si Tandang Selyo dahil hindi na ito muling bumalik pa sa lugar nila Carion. Ngunit ang hindi mawala-wala sa isipan, ang minsang matalo ang nilalang sa pamamagitan lamang ng limang marka sa likod. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gastor. Taong 1976, Palawan. Temptasyon, isa sa kahinaan ng karamihan sa atin. Ang katagang ito ang paulit-ulit na binabahagi niya tuwing may nakakausap ng mga kabataan na papariwala ang landas. Sa tuwing na ibabahagi ang sariling karanasan patungkol sa iba't ibang klase ng bisyo, napapailing na lamang si Gastor dahil buong kabataan ay naituon na lamang sa ganitong uri ng pamumuhay. Anya, nagising na lamang isang araw na hindi na malaman ang nangyayari sa sarili. Ni pag-apak sa lupa, hindi na maramdaman at kahit anong pagtawag ng ina, hindi na niya naririnig. Nagawa na rin ni Gastor na hindi kumain sa loob ng 2 linggo. Ngunit ganun man ang sitwasyon, hindi naman tumigil ang mga magulang. Nagisingin ito sa katotohanan. Hanggang sa awa ng Diyos, nahimasmasan na si Gastor. Ito ang naipapayo niya sa mga tao sa kanilang lugar. Karamihan sa mga nakakausap, sumusunod naman sa kanya ngunit may iilan pa rin na hindi talaga basta-basta nababali. Ayon sa nakakarinig ng mga salita ni Gastor, napakamakabuluhan at matalino nitong naibabahagi ang mga salita ng Diyos sa anumang klaseng sitwasyon. Madalas, si Gastor ang takbuhan ng mga kababaryo tuwing may mga problemang kinakaharap. Ang lahat ng iyon ay nagsimulang maganap nang sumali ang binata sa gawain ng simbahan. Isang taon na ang nakalilipas nang magpasya si Gastor na ituon na lamang ang oras sa paglilingkod sa Diyos sa loob ng simbahan. Bukod sa pagiging mang-awit, nag-aaral din ito ng Biblia at kinakausap ang mga pari para mas mapalalim pa ang karunungan. Dahil sa ganitong pag-uugali, nakilala na si Gastor sa simbahan. Naging malapit na rin sa mga pari kaya naman, parang anak na rin ang turing sa binata. Isang umaga, nagpulong-pulong ang miyembro ng simbahan dahil papalapit na ang Semana Santa. Sa kanilang lugar, nakagistan na tubing sasapit ang linggong iyon araw-araw na magkakaroon ng aktibidad sa loob ng simbahan. Karamihan sa mga panauhin ay mga kabataan para mas makilala pa nila ang Diyos. Habang nag-oorganisa, patuloy naman sa pagpayo ang pari na kinakailangang mag-ingat sa linggong yon dahil may iilan din sa lugar na hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Sila ang tinatawag na sumasamba kay Satanas. Hindi naman bago kay Gastor ang ganong usapin. Ngunit ng araw na yon, doon lang narinig na may mga kalugar na sumasamba dito. Hindi na ito gaanong pinansin pa at mas pinagtuunan na lamang ang nagaganap na pagpupulong. Malapit ng magabi na makalabas si Gastor ng simbahan. Habang naglalakad pa uwi, may nakasalubong ito na isang lalaki at may kung anong hinahanap.
Kaya napatanong na lamang ang binata at nagpapakasakaling makatulong. Mawalang galang na po, pero ano po bang hinahanap nyo? Baka matulungan ko kayo eh. Wika ni Gastor. Wala naman. Nakasanayan ko lang talaga na maggala tuwing gabi. Tugon naman ang lalaki. Bahagyang nakaramdam ng kilabot si Gastor nang tumawa ito ng malakas. Ngunit hinayaan na lamang at patuloy sa pagtatanong. Nakikipag-usap naman sa kanya ang lalaki kaya kahit gabi na. Naupo ang dalawa sa isang upuang kawayan sa tabi ng kalsada. Ayon sa lalaki na nagpakilala sa pangalang Burgos, bagong lipat lamang siya sa lugar. Sa kanilang pag-uusap, hindi maiwasan na matanong kung ano ang pinagkakabalahan ni Gastor sa buhay. Nang magsimulang ibahagi ni Gastor ang patungkol sa simbahan, hindi naglabas ng anumang saloobin ng lalaki. Nakikinig naman ngunit bakas sa mukha ang pagkadismaya sa mga sinabi ng binata. Maya-maya pa, nang akmang magpapaalam na si Gastor para umuwi, nagwika si Burgos na dadalaw na lamang ito sa simbahan para muling makita ang kaibigan. Natuwa naman si Gastor kaya nakangiti itong muwi. Dumaan pa ang isang linggo at naging abala si Gastor sa pagsasagawa ng mga aktibidad ng simbahan. Halos gabi na rin palagi nakakauwi dahil tinutulungan pa sa mga ginagawa ang kasama. Hanggang sa sumapit ang Lunes Santo, alas 6 pa lamang ng umaga ay nasa simbahan na si Gastor at abalang nag-iensayo sa pag-awit dahil may misang isasagawa pagsapit ng alas 12 ng tanghali. Napakarami ng dumalo, kaya labis na galak ang nararamdaman ng pari. Samantala, nang matapos ang nasabing misa, nanatili lamang si Gastor sa altar para magdasal. Hanggang sa nakaramdam ito ng mahinang sipol kaya hindi maiwasang mapalingon. Pagkatingin sa dulo ng mga nakalinyang upuan, nakita niya ang kaibigang si Burgos. Sumenyas naman ito na tatapusin muna ang dasal, kaya natigil rin ito sa pagsipol. Nang papatayo na ay biglang may tumapik sa balikat. Paglingon niya, nakita ang pari at pabulong na nagwika na sumunod sa likod ng altar. Nagmamadali namang sumunod si Gastor at pagkarating sa likuran. Kaibigan mo ba yung Gastor? Patawarin tayo ng Diyos. Isang anak ni Satanas ang lalaking yun. Sa linggong to, mas kinakailangan natin magdoble ingat. Bahagyang manghihina ang mga tagasunod sa Panginoon, habang ang mga nasa kaliwa naman, mas lalong lumalakas. Kaya nananamantala ang mga demonyo na makapasok ng simbahan. Mag-iingat ka, Gastor. Tanging pananampalataya lamang ang laban natin sa mga nilalang. Pagpapaliwanag ng pari, dahil dito ay hindi naman malaman ng binata ang gagawin. Gawa ng maayos naman na nakitungo sa kanya si Burgos. Ang tanging naisagot na lamang sa pari, paalisin niya na ito. Kaya naman ang lapitan si Burgos, sa malumanay na makikipag-usap, sinabihan ito na lumabas na muna ng simbahan dahil tapos na ang misa. Napakunot naman ang noo ni Burgos kaya minabuti ni Gastor na samahan ito palabas ng simbahan. Nang tanungin kung ano ang nangyayari, nahuutal ang binata sa pagsasalita dahil hindi sanay sa pagsisinungaling. Dahil dito ay nagwika si Burgos. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, bata. Alam kong alam mo na ang totoong katauhan ko. Sasabihin ko na rin sa'yo na walang magagawa ang simbahan sa patuloy na pagpapalis sa amin. Wika ni Burgos. Matapos na makapagsalita, hinawakan ito ang leeg ni Gastor, sabay titig ng napakasama at may kung anong balak. Hanggang sa binitiwan nito ang binata at diretsyo nang umalis. Habang si Gastor naman, naiwang nakatitig sa kawalan. Nang mga oras na yon, hindi niya malaman ang nararamdaman. Nagahalo-halo na ang hilo, panlalamig ng buong katawan, at maya-maya pa,
Bigla na lamang itong bumalagta sa lupa dahilan para magsitakbuhan ng iba pang mga kasamahan sa simbahan. Dilala ng mga ito si Gastor sa ospital. Ngunit habang isinusugod ay bigla na lamang may mga likidong itim na nagsilabasan sa leeg ng binata. Samantala, nang tignan naman ito ng doktor ay walang problemang nahanap. Hindi rin naman maipaliwanag ang likidong lumalabas sa leeg. Kaya naman, hindi maiwasang magtaka ng mga kasamahan. Maya-maya pa, dumating na ang mga magulang ni Gastor kasama ang pari. Nang tanungin ang nagbabantay kung anong nangyari, wala namang naisagot dahil hindi rin naman alam ang buong pangyayari. Ang naalala ko lang, may isang satanista na nakapasok sa simbahan. Ayon sa anak nyo kaibigan niya kaya naman nagboluntaryo siyang palabasin ang lalaki. Pero hindi ko na nakita pa ang ibang pangyayari dahil naging abala na kasi ako sa ibang gawain. Pagpapaliwanag ng pare. Pagkarinig naman ng ama ni Gastor, kaagad itong nagwika na nabiktima ang anak ni Burgos. Ito ang tinatawag na mapanlinlang na demonyo sa lugar. At tanging si Tandanlido lamang ang nakakapagpagaling sa mga nabibiktima nito. Si Tandanlido ang pinakamatandang albularyo sa lugar. Dahil sa pagkadalubhasa, kahit anong klaseng nilalang ay nakakayanan nitong kalabanin. Pumunta na ang ama sa doktor at ipinaalam na ilalabas na ang anak. Wala namang naging problema dahil wala namang mahanap na sakit sa katawan ng binata. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sumang-ayon ang albularyo na gumuti ng binata ng mga oras na yon. Hindi ito tumatanggap ng mga pasyente tuwing Semana Santa. Inilalaan na matanda ang mga araw na iyon para mas lalong palakasin at palawakin ang karunungan sa pamamagitan ng paglalaan ng 12 oras kada araw sa pagdarasal. Umuwi na lamang ang mag-anak at babalik na lamang makalipas ang isang linggo para gamutin si Gastor. Sa buong linggong pag-aantay sa panggagamot, sobrang hirap na naging lagay ng binata. Bukod sa ramdam ang hapdi ng leeg, patuloy pa rin sa paglabas ang likidong itim tuwing sasapit ang gabi. Hindi na rin ito makakain na maayos dahil ramdam niya na may kung anong nakabara sa lalamunan. Tanging tubig na lamang ang naipapasok sa katawan ngunit may mga pagkakataong sinusuka pa ito. Dahil sa sitwasyon, batid sa katawan ng binata ang pinagdadaanan. Hanggang sa sumapit ang Biyernes Santo, sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang itong binawian ng buhay. Dahil sa pangyayari, hindi naman maiwasang masisi ng mga magulang ang sarili. Hindi man lamang sila naghanap ng ibang pwedeng makagamot sa anak. Marami ang nakiramay sa pagkawala ng binata at ang pinakatumatak sa isipan ng mga tao, ang milagrong pagbalik loob sa Diyos ni Gastor matapos ang pagiging lulong sa bisyo. Samantalang ang mga magulang ay patuloy na hinanap si Burgos. Dahil pagkalibing ng anak, bigla na lamang itong nawala sa lugar. Nang pasukin naman ang tahanang naiwan ng lalaki, puro sungay lamang ng kung anong hayop ang nakasabit sa dingding. Ayon sa ina ni Gastor, nakakakilabot ang presensya sa tahanan ni Burgos. Bagamat naging maikli lamang ang buhay ng binata, hinding-hindi makakalimutan ng mga magulang ni Gastor ang minsang magkaroon ito ng isang kaibigang satanista.